Harris, kamusta ang panahon ngayon? Umuulan ba ngayon? Yes, Karen, kanina lang ay nakaranas tayo ng pag-ulan pero medyo huminto na ito. Pabugso-bugso hanggang sa malakas na ulan nga ang naranasan dito sa Cagayan, sa Isabela, maging sa lalawigan ng Cagayan. Sa katunayan, binaha ang ilang eskwelahan. Malakas na ulan ang bumungad sa unang araw ng klase ngayong Lunes ng umaga sa Cagayan. Binaha ang mga makeshift classroom ng Baybayog National High School sa Alcala East. Binaha rin ang Alig Valley National High School sa bayan ng Alacapan. Habang nagkaklase naman sa Libertad National High School sa Abulug, tumaas ang baha. 14 na silid-aralan ang pinasok ng abot tuhod na tubig. Pinauwi na lang ang mga estudyante na lumusong sa baha. Nagsuspende rin ang pasok ang iba pang eskwelahan dahil sa baha at masamang panahon. Siniguro naman ng mga gurong ligtas ang mga gamit para hindi masira sakaling manalasa pa ang bagyong Florida. Rumagasa rin ang baha sa National Highway ng Barangay Piña Oeste sa Gataran. Binabantayan naman ng mga taga-Gonzaga ang pag-apaw ng ilog. Pinauwi ang mga estudyante sa isang kindergarten sa Lawag City dahil sa nakataas na storm signal sa Ilocos Norte. Lumubog naman ang isang cargo vessel sa Pio Duran Port sa Albay na patungusan ng Burias Island sa Masbate. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, paalis na ang cargo vessel nang magkaaberya ang propeller. Kinambalos pa ito ng malalaking alon kaya lumubog. Ligtas naman ang lahat ng crew. Naisalba rin ang kargang petrolyo pero nalubog ang mga grocery item at simento. Hindi na nagawa ng barko natanggalin sa buya yung kanilang lubid. Kaya ang ginawa po nila kasi mahalon at aalis na rin sila papunta ng Masbate, pinutol na lang nila ito. Nung pinutol na lang ito, dumami itong garko bitel kasi ito'y palis na rin at ito'y pumulupot doon sa kanyang ilis. May napaulat din na pagbaha sa isang barangay ng Baggao, Cagayan. Kinukumpirma pa ng MDRMO Baggao kung ilang residente ang naapektuhan at inilikas. Pero ayon kay Rueli Rapsing ng PDRMO at Task Force Lingkod Cagayan, saturated na ang lupa dahil sa naranasang pag-ulan sa mga nakalipas na araw kaya binaha ang ilang lugar. Dagdag pa dito ang problema sa drainage system. Nagsagawa naman kaninang umaga ng pre-disaster risk assessment meeting ang mga lokal na pamahalaan para paghandaan ang paglandfall ng Bagyong Florida bukas ng hapon o gabi. Mahigpit ang kanilang paalala sa mga residente na mag-ingat at maghanda dahil bukod sa ulan ay patuloy din ang pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam na posibleng makaapekto sa mga ilog. Samantala, pinasakamay na ni Governor Manuel Mamba ang pagsuspinde sa pasok at trabaho kabilang sa mga nagsuspende na ang city government ng Tuguegarao at LGU Alcala. Karen?